clear for you. I don't want to break your day. But your boss appointment at 7 o'clock. I tell him from the fucking beginning that I'll be there no earlier than 8 o'clock. I try to make everything convenient for you guys, and I don't need this bullshit. My appointment at 7 o'clock a.m. You're doing your fucking job, which you're getting paid for. Okay? Well, I want to draw one more. I pay for the room. Napakagatang ko tuloy yung ano. Mm-hmm. Ano ba kung mami na, na ano na? Nabutas na yung gulong. Heads up. Curve ahead. New York City. In a quarter mile, keep to the left on I-80 East LH-11 North. Use the right two lanes to take exit 50 for Limekiln Road. All right, guys. Malapit na tayo sa ating dideliveran unang-una dito sa dito sa New York. Hopewell Junction, New York. New York. Yes! Salamat na lang ako kasi hindi masyadong matraffic ngayon. Unlike yung mga previous video natin na talagang parang Manila lang ka-traffic. At pagkatapos ko ma-deliveran o pagkatapos ko mag-deliver dito, dediretso tayo ng Massachusetts. Wow! Mga 220 miles pa mula sa dideliveran ko ngayon dito sa New York, doon sa Massachusetts. Mga sabihin natin mga 4 na oras, kamo na lang kasi mabagal naman ang pagpapatakbo ko. Mga 95 kilometer per hours lang naman ang takbo ko kasi maluwag naman ang schedule, kasi ang schedule ko bukas alas 2 pa ng hapon ngayon nandito na ako gabi. Ang schedule ko dapat ng delivery ko dito alas 7 ng umaga. Kung maanludan nila ako ngayon, maganda. Kung hindi, bukas na. In half a mile, use the right two lanes to take exit 50 for Limekiln Road. Yung dalawang GPS ko tapos yung cellphone ko para hindi ako maligaw. Kasi itong truck GPS ko updated. Use the right two lanes to take exit 50. Matagal na kasi ang GPS natin, mga kaibigan, kaya in a quarter mile keep right at the fork, follow signs for I Park Boulevard. Hindi ko pa na-update sa computer. Okay. Buti na lang dito, commercial dito eh. Doon sa ano natin nung nakaraan. Talagang keep right at the fork. Sentro. Sentro City o ba New York? Mga yon? Brooklyn. Brooklyn, New York. Slide right. In a quarter mile, turn left. Use the left two lanes to turn left onto South Drive. Okay. Whoops. Malapit na tayo. Ano na lang ito? Mga
isang minuto na lang. Commercial naman ito eh. Kaya truck ka. In a quarter mile, turn right onto East Drive. East Drive. In 600 feet, make a U-turn if possible, and then turn left in 890 feet. Truck 20 miles per hour. Get blue shot, sabi mo. I-park! Now guys, nakita nyo ha? Mayroon pang maganda-gandang ano rito pala oh. Turn right. Then turn left. Ito yung East Drive, sabi niya. Mga guys, sa I-park ha, I-park. Tapos oh, malapit na. Ito, Art Center, yung dideliveran natin. Pausa po agad na yung receiving. Tatawagan ko siya pagdating turn dito. Left, then turn right. Okay. 755. Nasaan bang 750? 730 yun. Doon pa yata yung ano. 755. Ah, ito, ito yung building na ito, yung 755. You've arrived. Alright. Tapos door 5 ang sabi. Islook Brewin. Ah, dito muna ako magpapalipas ng gabi mga kaibigan. Mukhang gabi. Sarado na yata sila eh. Ang park tayo rito kasi ang luwag naman oh. Maganda, magandang parkingan dito. Mabuti pa dito. Alright mga kaibigan, dito muna tayo. Titignan ko na lang yung kanilang entrance. Maya maya lalakarin ko since mamaya pa naman yung ano, yung or bukas pa naman yung delivery ko rito talaga, alas 7. Pero susubukan kong tawagan sila mamaya. Puntahan lang, maluwag naman ako eh. Maluwag naman ang oras ko, kaya pupuntan ko na lang sila mamaya. Sandali. Pahinga lang muna tayo. Mananahalian kasi hindi pa ako makain. Kaya kumain na rin kayo mga kaibigan. Pagkatapos natin mag-deliver dito, pupunta tayo ng Massachusetts. Yan. Guys, good morning, good morning, good morning. Pagigising ko lang. At alas 7 ang delivery ko rito. Eh wala pa naman yung ano, yung contact receiver. Tinawagan ko nga kagabi, kahapon. You have 8 hours and 0 minutes of remaining drive time. Okay. Ang sabi niya sa akin eh, park ka lang dyan at pagdating ko pupuntang kita sa parking na pinagparkingan mo. Sabi sa akin.
Since naman wala pa, kaya bago ko i-warm up si Cordapia, gusto kong i-check muna yung langis niya sa loob. Tignan muna natin mga kaibigan yung langis-langisan niya. Tara! Alright. Check muna natin ang engine oil, first thing first. Okay. Taas ng ano. Hindi ko pa naman siya pinaandar mula paghinto ko kagabi. Mga almost nasa 14 hours akong huminto, hindi ko na pinaandar eh. Yun, saktong sakto. Andun ang max. Punasan natin yan max. Sukatin natin mula doon hanggang dito. Sabi mo na lang. Okay, saktong sakto yung max. Dinagdagan ko kasi nung nakarang araw din yung langis. Yan, in some reason kasi nag-evaporate yung langis guys eh. Kasi umiinit yung makina. Kasi may mga tulo-tulo ako dyan nung nakaraan, kaya pinupunasan ko. Okay, so kare-refill ko lang din naman ng washer fluid natin. Check natin ang engine, yung side wall ng makina. Check natin at baka mama may mga langis ng natagas dyan. Ito ang ating itong pan niya. Make sure walang basag o damage o crack. Tapos yung belt, number one, titignan natin, self-slipin natin. Make sure walang cut yung belt. Tapos dito sa kabila, yung kanyang coolant. Okay, and then yung max. Okay, nandito pa naman, nasa proper level pa naman siya. Ganun din, check din natin yung side niya. Baka may mga mga langis dyan. Sa ilalim, make sure, tignan natin sa ilalim. Baka mamaya may tulo dyan. Nakita naman natin yung makina ng ating truck eh. Wala naman tumutulo. Sabihin, proper yung kanyang pagkakatighten nung nakarang natin. Opya. Nakarang pagpapa-change oil. Natin to doon sa Lakay at pamunas. Okay, ilagay natin sa PSI yan. 0 PSI. Dapat 100 PSI to. Okay. 99 PSI yan. Medyo malamig-lamig ngayon kaya medyo nagano lang, pero mga pag nag-warm up yung loob niyan, sigurado yan. Pumapalo pa yan ng 115 to 120 PSI. Ito tayo sa kabila.
Okay. 99 sa kabila. Ito naman. Oh, ito is 105 PSI. Yan, saktong-sakto. Mamaya, pagka umano ko dun sa ano, flying gym, mamaya dagdagan ko ng konti yung kabila. Medyo malambot. At tignan din natin dito sa ano natin, itong gulong natin dito. Wala akong ibang ano, sana makuha ko yung dito sa kabila rito, guys, eh. Kapat ito, nasa 100 din. 92, malambot na. Dadagdagan ko yung kabila. Check natin ito. Ayan, guys, tatapos kong i-check yung mga gulong natin. Not mukhang kulang sa tire pressure yung ating mga drive. At mamaya pagdating ko dun sa Flying J, marami naman silang mga palagdagan ng hangin dun. Dadagdagan ko na lang. Tapos antayin ko na nga lang muna, o puntaan ko muna yung pagdidiliburan ko. Magchichikin lang ako doon. Kasi alas 7 yung usapan, eh. Wala pa dito yung yung magpipick up, eh. I mean, yung mag-unload sa akin, eh. Kaya pupunta ko na lang. Yan. Ayun, guys, sabi niya tinawagan ko 40 minutes pa daw. Pupunta niya na ako dito. Maglakad-lakad muna ako. May 40 minutes pa. Para sa ganun, ma-exercise ba? Lakad-lakad muna tayo, mga kaibigan. Ay, mga kaibigan, nakita nyo naman, ha, itong location ng delivery dito sa New York is commercial location ito, kaya maluwag yung pagpunta ko dito. Maganda ang lugar ang ganito, kasi hindi mahihirapan, hindi tayo mahirapan sa mga masisikip na iskinita. Hindi tulad doon sa previous video natin, mga kaibigan, no, na talagang kailangan mo kumbaga sa ano, you need to fight. Kailangan mo makipagmatigasan sa mga ibang mga sasakyan, kasi kung pabigay ka na pabigay, wala, hindi ka makakaalis doon. Ito, maluwag dito, maluwag. Powerhouse Gym Art Center. Ayan. Medyo malamig ang dito, klima, mga kaibigan. Once again, guys, ha, dito tayo sa Hopewell Junction, New York. South Drive, East Drive. Dala-dalawa pa yung stop sign, ha. I Park. Yun. Ay, mga kaibigan, ha, andito tayo ngayon sa Hopewell Junction, New York. Nakita nyo naman, I Park. Sabi niyang nasa likuran ko. Ayan, guys, maluwag dito sa lugar na ito. Ang luwag ng ang daming parking space na bakante, kaya napagagata ko na kung maglakad-lakad. Yung 30 minutes na lakad, malaking bagay na yon. Pagtagman lang ng konti yung taba-taba natin. Alam nyo na, nananaba sila kay. O nga ng upo na lang lagi, no? Kaya lakad-lakad lang habang inaantay natin yung si receiving. On the way na daw, 40 minutes. Ano ba to? Kailan ba to? Hello? Hello? We're not talking. Hello? Yeah. Where are you now? I'm like 10 minutes away. Let me make one thing clear for you. I don't want to break your day, but your boss appointment at 7 o'clock. I tell him from the fucking beginning that I'll be there no earlier than 8 o'clock. I try to make everything convenient for you guys, and I don't need this bullshit.
my appointment at 7 o'clock a.m. You're doing your fucking job, which you're getting paid for. Okay? Well, I want to draw one more. I pay for the load to come over there, and I'm doing you a favor. I'm coming to do unload you first. I don't need no headache and bullshit. Okay? Is that a bullshit for you? Your convenience. You are on my convenience. You work for me when you pick up my load. I want you to understand that. If you don't like it, you can take your trailer and bring it right fucking back where you came from. Well, it's, I'm just saying to you, if you have... And we unload it in 10 minutes. I tell to your boss last week when we made appointment. Uh-huh. I'll be there at 8 in the morning. He can put 5 in the morning, 4 in the morning, 3 in the morning. I'm driving fucking 3 hours away. Okay? And I don't need no favors. You don't do no fucking favors. You're doing your job. Thank you. Okay, just come here. Undo. Oh my God, I can't believe what just happened. Sinabihan ko lang siya na ang appointment natin, sir, is alas 7 kasi mag-aalas sa 8:30 na, isang kalating oras na nakakalipas. Tagalit. Ano ba yan? Alright. Follow you? Okay. Yeah. Here's the paperwork. Yeah, it's a loading dock on another side of this building. In the other side there? You gotta back it up. Yeah, you gotta see it. Follow me. I'm on okay. Track, my friend. I have people. Okay. Ayun na guys. Dumating na rin. Sa wakas. Nagagalit eh. Kasama bang maaga ka sa appointment? Ayun siya. Stop for the stop sign. Check. Okay. Okay. Saan to po? Sabihin niya. Saan kami? Atras. You see the loading dock? Straight out, you see it? Yeah. Back it up. This one here? All the way in, that one. Not this one in the right side here? Okay. Straight down. Straight. Don't go back. Don't okay. Go with the front, don't go with the back. Okay. Atrasa ng... ano? Datingan. Okay. Yan palang ano nito? Paano dapat? Doon, iikot pa ako. Hindi ko makukuha yan ng kaliwa. Kailangan ko umikot dito, guys. U-turn tayo rito. Para, ano. Ito, maluwang to. Pwede tayong mag-U-turn dito. Para left side. Para yung blind spot natin makita natin. Hindi natin makukuha yun ng atras ng pakanan eh. Kailangan sa kaliwa tayo lagi. Pag atras tayo, ganito lagi yan. Yan. Sa left side para makita natin. Total, maluwag naman dito. Wala namang masyadong sasakyan. Ng batang hook. Ayun. Tayo, atras tayo. Atrasan ito sa ano? Tabi ng karsada na naman. Ang gilid. Padaanin ko muna itong mga to. Padaanin muna natin yan. Mali yung angulo ko.
Huwag ka munang pumasok. Atras ako eh. May drugs na to. Alam na nga niyang atras eh. Kabigin natin. Oh. Napakagatang ko tuloy yung ano. Nabutas na yung gulong ko. Yup. Sabay street ko para makita ko yung nasa likuran ko. Ang daming mga sasakyan eh, na nadaan eh. Straighten out. Sabi nila eh, straighten out. Yun, kita ko na sa gilid, sa kabi, sa right side. Madali na lang natin i-atras. Sigitan natin kaliwa at saka yung kanan. Yun. Pahawa muna ako, tatanungin ko saan banda yung loading dock nila. Pahawala, alam na ako makita ang loading dock dyan ha. Mayroon kasing atras ng atras, baka mamaya eh sumala pa tayo. Punta natin. Ayun, ang loading dock nila yata. Napaka-tricky naman ang loading dock dito. Pagdating mo dito sa Dilawan, babalihin ko pa hanggang doon. Ayun ang loading dock. Kita natin para mas sigurado tayo. O yun, kaloob-looban pala eh. Matras tayo mula doon sa street papunta rito sa looban. Yan ang kanilang loading dock. Masaya looban guys. Kaya kailangan atras tayo ng halos ilang ano yan, ilang metro din yan. Daan-daan lang, hindi natin pwedeng kunin ito ng biglaan. Baka mamaya may masagi tayo. Pagbaba ko doon, buksan ko na yung ating ano, bus kanan pa yung ano nila, right side pa yung loading dock nila. Ayun, kita nyo oh, right side, mahirap ang matras ng
ano eh, ng right side. Oh, naku po. Ingat, 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 ingat. Buksan ko muna kaya. Oh. Yo. Ayun yung loading dock nila. Tricky, teka, babayin ko. Sabay buksan ko na rin itong kanilang ano. Okay, so ganyan ang angle oh. Nasaan ba dapat ang harap ko niyan? Yan ang angle oh. Pasok. So, babalihin natin dun. Buksan ko na. Buksan na natin guys. Yeah. Yun. Plus ito. Wow. Ang mga isda. Isda-isdaan. Tricky, tricky. Mga to baka mamaya tumama pa sa gulong ko eh. Oh, ang talas nito guys oh. Ano? Diyan ka lang para makita nilang mayroon tayong ano. Sabay atras. Makalabas. All right. Okay. Daan lang. Ayun, ganyan ang positionis natin. Tapos babalihin ko. Babali ang dating niya, hindi mo naman ma-stick, mahaba tayo masyado. Muntikan na tayong sumabit dyan. Baka sumabit pa si Cordapia dyan. Yung sa gilid, nandyan yung ano eh. Okay. Tingnan natin. Basta pwede nilang may set up yung ano. Yung kanilang loading dock, pwede na yan. Sa kabila. Ano? Alanganin dito yun. Basta pwede nilang may set up yung kanilang duck. Okay na yun. Oh, pwede na yun. Hindi sila kaya ginagawa na nila. Kailangan pala si Ete ang anggulo dito, hindi pala siya poporma guys. Anggulo pala dito si Ete.
pag yatras mo, kasi hindi mo mayuna at si Cordapia eh. Hanggang dito yung ano eh, hanggang dito yung ano eh, mahaba tayo eh. Suite 107, tanungin natin sila kung pwede na yon. Wala, sarado. Pabihan naman ako siguro kung hindi pwede. Ayan guys, ayan muli, papasabak tayo sa malayong atrasan. At nakita nyo naman yung sitwasyon, hindi masyadong straight yung ating traktor. Kasi nga dito sa kabila rito talagang sasabit siya oh. Pwede ko pa siyang idiretso. Ang mangyayari, yung trailer ko, babalihin ko pa masyado. Yung baga, ano eh, dagdag-bali pa. Pero hindi siya may didiretso rito kasi tatama na si Cordapia rito sa may release nila eh. At once na yung kanilang ano doon, yung parang pinaka-loading dock nila pwede na, okay, nasa kanila yun. Kung hindi pa pwede, lalabas naman sila para street ko eh. Sa tingin ko, okay na yun eh. Sinilip ko naman, ipapasukin ko sana kasi sarado sa loob. At pagkatapos ito, didiretso tayo sa Massachusetts mga kaibigan, mula dito sa Hopewell Junction, New York. Meron pa tayong 220 miles to Massachusetts. Kaya samahan nyo ako at joyride ulit tayo. 6.5 hours later. Alright guys, tapos na. Binigay na sa akin ng papeles ni Bossing. Yan, pirmado na niya. Nakita niya, pirma niya. Ayan, bababain ko lang. Sarado lang natin yung ating likuran. At tapos, dire-diretso na tayo sa Massachusetts. Excited na ako kasi ngayon lang ako nakarating sa lugar na yan eh. First time ba? First time makarating ng Massachusetts. Yup. Alright, ganyan ang ginawa. Okay, that's fine. Kalahati na lang. Medyo magaan-gaan na to. Kalahati na lang ang load natin, kalahati. Wow. O, pagkatapos natin sa Massachusetts, magpapaugas ako. Pagkatapos ko magpaugas, dire-diretso na tayo doon sa pipikapan natin kasi meron tayong agad-agad pickup eh. Papunta pa lang ako dito, binigyan na ako ng pickup agad eh. Meron na lang agad akong backload eh, pabalik ng Manitoba. Dire-diretso, walang hinto. Tara, samahan nyo ako mga kaibigan. Yun. Lakay, Pinoy Trucker.